So we are back again, guys, dito sa Pigeon Loft TV. So for today's video, ayan, naka long sleeve na naman tayo, mga lapatids, or naka jacket. So for today's video nga, titingnan natin kung kaya na natin tapos itong breeder cage na ginagawa natin. Then kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, huwag mo na kalimutan mag-like, share, subscribe, and click mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga susunod ko pang video. So araw-araw na nga tayong may random load giveaway. So link in the description na lang yon, mga lapatids. So tingnan natin kung kaya natin tapusin itong breeder cage. Tara! Okay, mga lapatids. So ayan. So ang gagawin na lang natin ngayon is maglalagay pa tayo ng isang pintuan dito. Then we weldingin natin to. May mga natanggal sa pagkaka-welding ko kahapon. Hindi ko na tamaan tulad nito. Ayan o. Tanggal. Pero madali lang naman yan. Then sa pinto, lalagyan natin ng galapa yung bisagra, mga lapatids. Ayan, lalagyan natin ng paganto yung pako. Papipigil natin dahil medyo malutong pala yung sa bisagra. Madaling matanggal yung pagkakadikit. Ayan, tulad yan o. Nahihila ko. So mamaya kaayusin natin yan. Then kapitan na natin tong huling pintuan natin or huling kulungan natin ng pintuan. So ito na nga siya. Halos patapos na rin. Then pamaya-maya lalagyan natin ng mga alambring pa ganon, mga lapatids. Pinaka magiging patigas dong screen na ikakabit natin. So may alambre dito yan, may alambre dito, pati yung pinto may pa-X. So bahala na tayo gagawa ng design ng alambre para medyo matibay yung screen pagka nilagay natin, hindi paglulundo-lundo. So ito nga sa ilalim, ayan, halos patapos na rin nga, kompleto na rin halos. So ayan, tingnan natin kung mapapagana ko ngayon dito sa video yung welding machine. Ayan, umilaw, mga lapatids, it means gumagana. Ayan, so start na tayo, mga lapatids. Tingnan natin kung matatapos natin ngayon. Tara! Okay, mga lapatids. So yan, full gear na naman tayo. Nakaiwas sunog na mukha. So, start na tayo, mga lapatids. So, kati na natin to. We'll be right back.
Okay, mga kalapatids. So yan, papadilim na, papagabi na. So ito lang muna yung papakita sa inyo hanggang dito lang. So ito yung live pinakita ko, nilagay natin na flooring yung pinakailalim. So dito sa second floor, di ko na pinakita sa vlog dahil masyadong boring pagka sa tagtatali lang ng alambre. So alam niyo naman siguro magtali ng alambre, mga kalapatids. Kakalipa, palipitin nyo lang na ganun. So yan, ang ganda ng flooring niya. So hindi mamimila yung ibon natin dito. Hindi sila, walang hadlang para magpare sila. So malaki yung chance na madaling mag-breed dito niyan, mga kalapatids. Ganyan. So dito, pinagbabaloktot ko muna yung sobra dito. So mamaya, ayusin ko na lang yan. So gagawa pa naman ako, mga kalapatids. Pero end ko na yung video dito para hindi sumobra sa haba. So di ko alam kung gaano kahaba yung mapuproduce natin video dito niyan. Pero sa tansya ko, mga isa lang din or dalawa. So dito sa ilalim, ayan o. So ayos na, ayos na. So dito sa taas, so dalawa na lang ilalatagan natin, mga kalapatids. Then baka tapusin ko na rin ngayon to. Kung maabutan ako ng oras, hindi ko matatapos. Bukas na lang, bukas ko na lang aanin. Pero as of now, mga kalapatids, halos patapos na. So ilang, isang araw na lang siguro mapapreedan na natin to. Ayan, ito lang baling harapan, tsaka yung flooring, yung may ano niyan, may harang. Then yan, may mga poop tray na, may bakal din, may alambre din yung mga poop tray na yan, mga kalapatids, para yung plywood hindi mahulog. So ayan, so ang nagastos natin dito, mga kalapatids, is 700 ano, 750, parang ganun, mga kalapatids. So nawala sa isip ko. So ito kasing bakal, gumamit tayo ng apat na ano, 9mm. So tag ano, isang 9mm, mga kalapatid, tag 7, tag 69 yata. So kulang 400. Then yan, yung bisagra, yung alambre 90 peso, ito 80 yata or 70, isang ano, isang metro. So ayun, mga kalapatids, mura-mura, ala pang 1,000. Mayroon na tayong tatlong kulungan din, prevent na sa daga. So maiwasan na yung daga. So gagayahin ko sana si Idol Homing na ano yung gagamitin natin, steel matting. Ang problema, masyadong maraming daga dito sa amin, hindi pwede yung katulad nung kay Idol Homing na gawa sa kawayan tsaka kahoy. So dito, sa tatlong butas, halos 700 plus lang, sabihin na natin 800 lang na gastos natin sa tatlong butas na yan. Eh yung breeder cage na binibili sa market, mga kalapatids, ang halaga dito sa amin nun is 800 to 900 peso. May 1,500 pa nga. So malaking tipid yung nagawa natin dito, mga kalapatids, yung sa ganyan. So ayos na ayos. Sa halaga 700, tatlong breeder cage na yung nagawa natin. Pero kung bibili ka sa market, uubos ka ng 800 to 1,000. Isang breeder cage lang magagawa nyo. So hanggang dito na nga lang to, mga kalapatids. Tingnan ko kung matatapos ko yan. So congratulations sa mananalo dito and congratulations doon sa nanalo sa nakaraang video natin. So hanggang dito na nga lang to, mga kalapatids. Thank you for watching my vlog. Please like, share, subscribe, and click the notification bell para sa masusunod ko pang video. Bye-bye!